Hi guys, welcome, welcome. My name is Michi Veloso, your Wonder Mama. Your Wonder Woman. Your Wonder Mama. Okay, hindi ko alam paano ko sasabihin ang lahat ng ito because gusto ko talagang itakil itong topic na to about PCOS, which is polycystic ovarian syndrome, and I currently have it. I was diagnosed since 2011. And the reason I would like to upload also this video is because I know I want to commit every Wednesday na makapagbigay sa inyo ng tips about mental health. And yun, I'm taking the opportunity this morning since may audition tayong ginanapan. Kaya yun, medyo nakapostura tayo guys, no? And I don't know, I just don't know what to do. Kasi, early this morning, nakita ko na lang yung aso ko, si Rumble, actually patay na. Mabigat lang yung pakiramdam, iniyak ko na lahat kanina. Iniyak ko na rin doon sa audition kasi total ang kailangan is a very down feeling. I'm trying to smile. But yes, bilang isang nakag-aral ng psychology and all, I know, minsan gusto nating labanan yung mga frustration, yung bigat ng nararamdaman, yung nagahalo-halong emosyon. However, kahit labanan natin yan, minsan, the very first thing to do is we have to acknowledge na meron talaga tayong dinaramdam. And I will be a little bit vulnerable this morning or today to tell you na medyo, wala ako sa mood. But, kahit wala tayo sa mood, ito, magbibigay tayo ng tip tungkol sa PCOS. So, idedire-diretso ko na tong roll ng camera. And I hope okay lang ang lahat, no? Kasi yun nga eh. Actually, hindi ko pa alam paano ililibing yung aso ko. Andun pa siya. Hinihintay kong magising yung husband ko at nang mailibing namin ng maayos para maayos naman yung itsura niya. Kasi ito sa area namin, wala akong extra lupa. So, we'll go somewhere to really bury the dog. Ay, naku. Alam niyo, ang hirap mawalan, no? Hirap mawalan. Sa totoo lang. The topic is PCOS, pero ito, pinag-uusapan natin. Emotions. Maybe because related naman talaga. Kasi, ang PCOS, mayroon maraming symptoms yan. Gamukha niya na yan, tinitigyawat. yung iba ha, nagkaka-hair. Ako, may facial hair ako. Ayan, dito. Hindi lang masyadong halata. Ayun. And gain weight gain na hindi mo mapigil-pigil except if i-manage mo yung diet, which we'll tackle on a different note. So yun, medyo ngayon nalala ko sa mood. Ayun. So magbablock sana ako. So hindi ko na tinanggal tong damit ko kasi kakagaling ko nga lang sa audition. And I hope to get the role also. But if not, edi, hindi rin para sa akin yung role. Ganun lang yun kabilis. I'm just being vulnerable here. And let's face the fact na kahit anong gawin natin, no, walang taong perpektong masaya. Walang laging, alam mo yun, on the go ka. So, we have to acknowledge the fact that you are having this down feeling. And, iproseso lang. Kasi, kahit sabihin mong aso yan, aso ko pa din yan. I mean, ginawa ko siyang part ng family.
oo, hindi ko siya pinlano talaga na magkaroon agad ng dog after mamatay nung isa kong dog, si Holy. Kasi grabe yung ano ko doon, talagang alagang-alaga din yun. And prior to Holy, I already had Blessy na talagang matagal ko nakasama, 4 years. Ewan ko ba, hindi ko na maintindihan na alagaan naman namin. Siguro yung area kasi dito sa labas, may mga stray dogs. So, syempre, iba-ibang virus and bacteria na rin yung nagalo-halo pag nandyan sa labas. I think ang nag-hit kay Rumble is parvo virus. Kasi yung si Holy, hindi naman siya nagsuka, hindi rin siya nag-LBM. Etong isa, napunta tuloy tayo sa usapang aso. Wala talaga ako sa mood. But anyway, ayun nga. Hindi ko alam if parvo or distemper itong isang to. Ayun, natutulala tuloy ako. Anyway, acknowledge, no? Meron talagang nangyayari. Mabigat yung pakiramdam ko ngayon. Yun ang gusto ko sabihin. Yun ang gusto kong i-impart sa ating lahat. And hindi ako plastic na nag-makeup dito at nagpula. At nagtatago ng lungkot. Nilabas ko na lahat kanina and for sure lalabas pa yan. But I'm accepting also letter A, knowledge, and accepting the fact that ganun talaga ang life. We really have to accept the lost because when there's a lost, meron din naman dadating. Pero kung tatanungin niyo ako if mag-aalaga pa ako ulit ng isang dog, sa ngayon ayoko muna talaga. Kahit ibigay pa, hindi ko muna talaga kukunin. Not because I don't like dogs, I don't like the responsibility, but because I just want to move on muna siguro. Magkasunod kasi, masyado magkasunod eh. So ayun. Yeah, wala akong ka-glamour-glamour magsalita ngayon. I'm so sorry. Ay, ayoko rin namang ano, basta naiyak ko na lahat kanina. I feel so down. At ayoko na ipakita sa inyo si Rumble dito sa camera kasi gusto ko nang ma-bury siya. Inaantay ko lang magising si Ollie. So, yun. So, about acknowledging and acceptance, importante ito sa pagtanggap ng mga circumstance natin. And, ito, kamukha nito, going back sa topic ko na PCOS, I already had this since 2011. Sabi nung OB sa akin, baka daw, prior to 2011, meron na ako nito. But, na-diagnose lang noon. So, ano nga ba ang meron sa PCOS? Yun nga, bloating, etong, yung iba, nagkaka-depression talaga sila, diabetes, pag hindi siya na-manage. So, the point is, it's manageable. And, yun, iniiwasan ko talagang ma-stress, but, like what I've said, hindi natin masasala lahat ng stress na dumarating sa buhay natin. It's just that we can manage those stress. We need to learn. Ako personally, pinag-aaralan, at hanggang ngayon, inaaral ko at paano mag-handle ng stress. Hindi ako perfect. So, there will be times I would still show off my emotions, but I would say there is a progress kasi mas okay akong mag-handle ng stress ngayon compared sa, previous seasons or previous years ko. I said acknowledge, acceptance, and ability. Letter A again, AAA tayo. Ability to cope up with stress, the ability also to acknowledge that we need accountable people to help us grow and establish our
not establish but enhance or develop our character at saka pati yung yun kasi mental health ito so halo-halo ko na lahat dito no but my main topic talaga right now is PCOS eh but yun nga gusto ko lang i-share ng konti na medyo wala talaga ako sa wisho this morning. I don't know kung kailan nyo mapapanood itong vlog na to. Pero, yun. I know it wouldn't last. But, of course, I have to go the process of letting go of all the stuff here and all. Ayun lang. So, madami tayong dinaranas sa buhay. Hindi ko pwedeng sabihin na talikuran yan or labanan agad. But, it's more of acknowledging muna the situation. Accept mo yung anong kahinaan mo. And, check also your ability, no? How we can move on from a down situation or a tough situation to a better one. AAA tayo ngayon. AAA. So, this is not about PCOS per se, but it's more of how to deal with our everyday circumstance. And Yun lang guys. I hope everyone's good. I hope by the time na napanood nyo tong vlog ko, you will feel better. And yeah, I would love to hear from you. So if you have any questions about mental health, if you need any, you know, advice, just comment down below. And I'll be glad to answer those questions. I'll be glad to even do one-on-one coaching on you as of the moment if you're gonna ask me if may bayad hindi ko pa na-perform but I'm still weighing my decision about it and right now I would like to share muna via my YouTube channel so feel free to ask questions wag po kayong mahiya you can message me on my socials at kung hindi man ako makasagot agad-agad I will still do my best to answer. So, ayun lang. AAA, acknowledge, accept, and yes. Letter A. Let's move on. Let's acknowledge also that we have the ability to move on from a tough situation to a better one. Okay, so I'll do my thing right now and I'll see you in my next vlog. Take care. Bye.